Hello guys, what's up, what's up? So welcome back na naman sa panibagong YouTube video. Guys, nandito ulit ako ngayon sa Taurus Bike Shop para sa isa na namang malupitang bike check guys sa abot kayang halaga. Ayan. So, ang tawag ko dito guys ay banana bike. Banana bike, kulay dilaw. So ngayon lang tayo nakakita ng bike na ang kulay ay dilaw. Ayan. So, Spunker Ambush Pro. Ayan. So, nagkakahalaga nga pala to guys ng... guys, ang ating iba bike check. Kung may banana boat, meron tayong banana bike. Ayan. So, masimulan natin ang bike check sa kanyang frame. So, ang iba bike check nga pala guys natin na nakalimutan ko is Spunker Ambush Pro. So, familiar sa akin yung word na ambush. Parang weapon ambush yata yun. Pero Spunker ang may gawa niya. So, ang ganda nito guys. So, simulan natin. Glossy black at glossy yellow ang ating frame. So, yellow dito sa may upper right at yellow dito sa lower left. So, may bandang gitna niyan ay glossy black. Tapos, yung mga decals na nakikita natin, guys, naka-water decals yan. Ayan, Ambush Pro dito sa may babaw. Ambush Pro dito sa gilid. Spunker. Ayan. Tapos, mga nakalagay alloy 6061. Size 17 nga pala ang ating frame. Size 17, kung ako nagkakamali, guys, that is medium. At ito ang kinaganda nito guys. So 29er ito. So pwedeng pwede ito sa mga maliliit na babae dyan at mga maliliit na lalaki dyan na gustong gumamit ng 29 na mountain bike kasi nakabagsak or nakababa yung top tube nyo guys. Ang babang baba talaga. So nasa 115mm yung ibinaba talaga nito. Ayan. So hindi lalapat ang etlog mo dito. Ayan o. At ang iyong hiwa. So pag dito ka nag-bike. So napaka-safe dito, 'di ba? At syempre may butas dito. At ito yung ano niyo. Yung ano support dito sa seat tube para hindi yan mabali. Kasi kapag wala niyan, mababali yan yung bigat nitong seat post. So marami na tayong nakikitang bike na ganyan ang design. At itong seat stay niya, guys, may nakalagay dito specific alloy manipulation. Ang chainstay niya may nakalagay 29er. Ayan, parehas yan na may bridge. Lalagyan na ng tapalodo. Pabilog to guys. Ganon din dito. Medyo pabilog to na medyo dito pa-flat na siya. Para siyang minartilyo naging flat. At ito dito dumaan yung kable nung RD. Dito sa ibabaw naman yung kable ng hydraulic brakes. Dito dumaan sa ilalim. At naka-internal cabling tayo dito isa. At dito, nakabakante. May bakante dyan kasi pwede yung lagyan ng 2x or 3x. Pero itong stop natin ay naka 1x lang. Ayan. So, ito yung stopper ng kable. So, kung pinasok dito, malamang dito lumabas yan. Ito, ayan o. So, kadalasan naman dyan, lumalabas. So, ang ganda ng frame niya guys. Promise talaga. Ito na ang frame na nakita ko na pinakamababa na ibinaba ng top tube sa lahat ng binay-check natin na frame na ganito ang design. Napakababa talaga niya guys, promise. At itong ano, head tube niya guys, sinukat ko to 115mm na may logo ng Spunker dito, water decals yan guys. At ang ganda guys, so tapered. Ayan, para siyang baso. Oh, magkaya ba? Mas malaki dito sa baba. Ang ganda talaga nito guys, promise. Tapos itong ating air shock. Yan, huwag kang ma-shock
dahil air shock 'yan. Mic, ano ba 'to? Tawag dito, ano 'yung tuning? Tawag doon micro tuning daw yata tawag doon. Kasi hindi lang close open 'yung nagagawa ng iyong manual lockout. Ayan oh, fine tuning pala. Ayun. So pwede mo siyang i-adjust base sa iyong siyempre kagustuhan. Ayan. At siyempre sa kabila, yung air valve cover. So dyan natin hanginan ng hangin ang ating air shock. Huwag kayong gagamit ng pambomba ng gulong guys. May nakadesign talaga na gamit na pambomba dyan. Alloy ang ating crown, alloy ang arc. Siyempre, alloy din ang ating lower. Ayan, nakita ko na naman si Uding. Hangang-hanga ako kay Uding dahil ang gaganda ng gawa ni Uding lalo na sa mga suspension fork. At sa likod guys, meron yung guide ng iyong weight. Katumbas noon ay ang iyong ang PSI ng air shock. So check-in nyo muna to guys bago nyo gamitin yung bike. Pagkabili nyo, itugman nyo ang inyong PSI sa inyong weight. At syempre, yan ay dirt jumper downhill remodel. Wag na wag nyong gagamitin. Ayan, nakalagay. Do not use for. Ayan, only use for cross country all mountain. At syempre, 100 mm ang travel ng ating stanchion na meron ditong rubber o-ring ng indicator ng iyong pagkaka-bounce. Palagay ko guys, 32 mm ang taba nitong ating stanchion. Hindi ko masukat kasi wala naman tayo nung yung caliper ba, yung digital caliper. Ayan, pero palagay ko 32 to guys. Ay, ang ganda talaga oh. Akala ko rebound adjuster to. Tornillo lang pala. At dito tayo sa hubs guys. Yung hubs niya guys, walang tatak. Made of alloy yan. Na bearing type pa to guys. May cover siya oh. So palagay ko ball bearing to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Ang ating alloy hubs na walang tatak. Quick release, ball bearing type. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na mayroong ganitong groove ba tawag doon na oy, mayroong groove dito sa ibabaw oh. Yung iba natin nakikita na rims dito lang sa gilid. So first time natin nakakita na mayroon na dito sa ibabaw. Ayan, hindi na siya pa-triangular. Flat na 'tong ibabaw na 'to. Ayan. Walang tatak yung rims, pero yung gulong natin guys, ang tatak ay compass. Ito yung gulong na may compass ka, may gulong ka na. So hindi ka maliligaw pag ginamit mo tong gulong na to kasi may compass ka na. Joke lang. Ang size niyan guys ay 29 by 2.10, at ang tingnan niyo yung ano, spikes niya, malalaki na at makakapal. Ayun. At syempre sa kabila tayo, ganun pa rin, alloy hubs na walang tatak, 36 holes, quick release, ball bearing type pa 'yan, baka lang ating spokes, double wall alloy rim na mayroon talagang groove dito sa ibabaw, compass na gulong. 29 by 2.10. Ayan. So, pwede na to sa trail, guys. Ready na to. Pakinggan natin ang tunog ng hubs. Ayan. Ayan. May tunog na siya, guys. Ayan, oh. Hindi naman ganun kaingay, pero okay na siya. Na ang tatak ng cogs natin ay Sunshine and Zig. So, karamihan naman sa binabike check natin, guys, na bike ay Sunshine and Zig ang nakalagay na cogs. 11 teeth ang pinakamaliit at palagay ko 50 teeth. Oh, tama. 50 teeth ang pinakamalaki at 12 speed ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Hindi ka na mabibitin dito. Pwede ka na magbitukang manok dito. Kayang-kaya mo na kitin ng bitukang manok. At syempre, ang ganda nung ano niya, dropout niya guys. Oh, oh diba? At ang RD natin, palagay ko Senza to. Ayan, Senza RX-12. Oversize ang pulley. Ang laki talaga ng pulley niya, guys. Pulley! Ayan, dalawa. Tapos, ang kadena niya, YBN. Ayan, YBN 12 speed. Ganda. Makatas-katas po. At ang crankset natin, guys, ayan, na may tatak na Sulain. Hindi yan Sulain Yusak, ha? Pwede siguro Sulain Husak. Ayan. Sulain SLH series. Hindi ko alam kung ano yung SLH. 170 mm ang haba ng crank arm. Ang lapad oh. Ayan. Removable ang chain ring. 104 BCD, 34 teeth. Aluminum alloy ang ating chain ring na narrow wide. So, Sulain din yan. Na hollow tech. Ayan, may lagusan oh. Ayan oh. Mayroon dyan lagusan. Oh, diba? Siyempre,
At ang ating, nakalimutan ko na to, seat clamp. Seat clamp natin guys, made of alloy din to, na may mata dito. Ayan. Tapos ang ating seat post, made of alloy na may tatak na spanker, 31.6, 350 mm ang haba, naka-setback yan. Ayan, naghanap ako ng ganitong seat post guys. Pwede ko ipalit sa aking seat post. Ayan. Syempre, alloy ang ating pedal. Ayan, ganito yung pedal ko guys. Matibay yan. Halagaan lang sa grasa. At ang ating upuan, ang ganda ng upuan guys. Ang haba oh. Sa mga mahihilig sa mga haba dyan. At mataba. Ayan, na may tatak ng spanker. Ito, makitid to guys. Ayan. At syempre, may mababaw na kanal. At may hiwa dito. So, daluyan ng ihe. At singawan ng utot yan. Makapal ang foam. Dito sa may banda dito, makapal. Dito, ganun din, makapal din. Na medyo matigas. Yan, sarap siguro upan ito guys. Promise. At syempre, dito tayo sa ating handlebar. Yung handlebar natin guys, ang haba nito. 730 mm ang haba. Made of bakal. Bakal, lodi. Na may tatak ng spanker. So kung makikita nyo sa video guys, parang naabalok to. Ayan. So pag tinignan natin, palagay ko back. Hindi siya back sweep. Ayan, ayun, nakita natin guys oh. Ayan. So siguro pag dito mo tinignan, parang naka-rise siya. Pero pag tiniwish mo yan, siguro magiging back sweep yan. Ayan. At syempre ang ating stem, 85 mm made of alloy na may tatak ng spanker. Ito guys, hindi natin pwedeng balikta rin to. Yan yung mukhang kamao eh. Yan yung stem na mukhang kamao. Ayan. Dumadami na tayo na magbabike check na ganito ang stem. Ang spacer natin guys, dalawa lang. Isang 10 at isang 5. Ayan. Ganda oh. At syempre, ang ating hydraulic brakes gawa ni Logan. Ayan. Preno yan ni Wolverine. Na naka 2 finger lang ang kanyang lever. At ang ating grip guys, gomang goma to. Goma talaga pag ginawakan mo. Shifter natin, Senza RX-12. Ganda. Syempre sa kabila, ganun pa rin. Logan na hydraulic brakes na lever. Wala kang makikita kasi naka one by. Yan. So, wag manap ng iba. At syempre, ang ating rotor. 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang design na nakikita natin. At post mount na caliper na gawa ng Logan. Ayan. So, ang ganda nito guys. Promise. At syempre, sa kabila. Ganun pa rin. 160 mm na rotor. At IS mount naman dito sa likod. So, palagay ko kaya naging IS mount to. Kasi bumaba yung seat stay. So kung dito mo ilalagay yan, baka tumama na dito. Kaya ginawa siguro, ginawa na siyang IS mount. Ayan. So ito naman yung kabila ng crank arm niya guys. Ganun pa rin, 170 mm, naka-plastic pa yung kanyang lock dito. Ayan. So palagay ko wala na ako nakalimutan guys. So liyapan uli natin ang ating banana bike este, Spanker Ambush Pro 29er. So paano guys? May nanalo na mountain bike. Ayan. Nagkakahalaga itong ating Spanker Ambush Pro. Magugulat kayo. Sa halagang 14,000 pesos. Kita mo. Naka 12 speed ka. Hollow tech. Hydraulic brakes. Tapos naka air shock. Di ba? May nanalo na. Ayan. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Maps sa mga gusto mag-avail nitong banana bike. Ayan. Spanker Ambush Pro. At syempre, hanggang dito na lang ang ating video na huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo dito sa ating bagong-bago na bike check na mountain bike. At huwag kalimutan pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. Road to 6,000 na tayo guys. Maraming maraming salamat. Konting-konti na lang. Bye-bye!